apat na microphone pwede natin magagamit. So kung halimbawa, kung mas maraming channel pa yung ating mixer, okay na okay. Mas marami tayong magagamit na microphone. Sa mga viewers natin na nagpapasit up ng 4 channel na mixer, ano? So ngayon idol, wala pa tayong 4 channel na mixer. So balak din natin na magbili niyan para maging dalawa tong ating mixer. So ito mga idol, ang pinagkaiba lang naman ng 4 channel sa 7 channel, nadagdag lang tong tatlong channel. Katulad nito, channel 1, 2, at saka 3. So ang 3 nito, mawawala, no? Ito na lang matitira para maging 4 channels. So sa pag-setup naman mga idol ng ating V8 sa ating microphone, dalawang klase po ang ibibigay natin dito na connection, ano? Pwede tayo gumamit dito ng dalawang microphone sa ating V8. Pwede naman tayo gumamit ng gamitin natin tong 4 channel ng ating microphone. So magbabago lang tayo ng settings dyan kung sakaling gagamitan natin ng apat na microphone. So mayroon tayong ginawa nito na una natin ginawang video, ano. So dun sa mga viewers natin na hindi daw nakasunod o hindi nila napagana ang kanilang V8, so nasa connection lang yan idol, o sa mga cord connection na ginamit nyo, baka hindi na pubuo. So ito mga idol ang gagawin natin muna, yung unang connection natin na gagamitin natin dito sa ating V8. So ganun lang din siya mga idol, halos pareho lang din sa ginamit natin sa ating amplifier na mahina ang vocal, ano. So ito mga idol, mag-output lang tayo dito sa kanyang monitor or headset, ano. Ayan, so 3.5 talaga ang kailangan natin dito dahil ang available ng ating output ay 3.5. So ayan, dito tayo nag-output. So ang kanyang input naman mga idol, ito, no, 6.35 po yan. Ayan, 6.35 po PL. So input lang natin sa line kung anong channel na gusto nating paganahin. Ayan. So ayan ang ating connection. So magbabago lang yan mga idol ng volume na gagamitin natin. So dahil naka-input tayo dito, naka-line input, ang gagamitin natin dito na volume, itong feeder, ano? Ayan. So lalabas na po yung echo ng ating microphone. Ito naman yung ating microphone mga idol. Gagamitin din natin ito ng 3.5 na adapter. Ayan. Sa, dahil yung ating available dito na microphone input ay 3.5, no? Na pang condenser. So input lang natin dito kahit saang microphone input. Ayan. So mic volume, i-volume natin. Echo, i-volume natin. Pati yung monitor. So dito pwede naman tayo mag-adjust ng triple o bass. Dito naman sa ating input, dito sa ating mixer, pwede naman tayo mag-adjust dito. So mas mataas pa yung vocal na pwede natin gagawin dito. So doon pala mga idol, ano, sa ating main output, ayan, sa ating mixer. Itong ginamit ko rin na cord, ano, itong dual PL to dual RCA. Ito yung sa output ng ating mixer, ito naman sa input ng ating amplifier. So para magkaroon tayo ng sound papunta rito sa ating amplifier. So magbo-volume tayo dito sa ating main volume, ano, tsaka dito tayo sa ating feeder ng ating channel 1. So ito mga idol, ano, itong feeder ang gagamitin natin dito na volume. Ayan, sa ating channel 1 dahil nandito yung ating microphone input. So pwede tayo dito gumamit ng dalawang microphone. Ayan. Dito natin i-input sa ating V8. Ayan. Para dumaan sa kanyang echo. So gumanda din yung ating echo. So pwede naman tayo dito mag-adjust. Ayan. Kung patasan pa natin yung vocal o yung mid. Yung ating low, pwede naman natin siyang patasan. Ayan, no? So hanggang dalawang microphone lang ang pwede magamit natin dito mga idol. Dahil dumaan sa ating V8 at dalawa lang yung available natin na microphone input dito. So dito pala mga idol, ang ating DVD, ano, ginamitan din natin ng pinakita ko kanina ng dual PL to dual RCA, ano. So nag-output tayo dito sa ating DVD at saka nag-input naman tayo dito sa ating mixer sa 6 and 7. Para dito na tayo mag control ng ating music na nanggagaling dito sa ating DVD. So iparinig natin ngayon yung pag may source na tayo ng music, ano, na ginamit natin ito, na ginamit ang channel 1 sa ating V8. So ayan mga idol, ano, may source na tayo ng music. Ang bubulyuman lang natin dito yung itong channel 6 and 7, ano, itong pinaka-feeder niya. So iangat natin yan. So try natin gamitin ang microphone. Check. Hello. Sound check. My testing. Hey, sound check. Hey, sound check.
So, yan lang mga idol, ano, ang ating connection. Sa halimbawa, dalawang microphone lang ang ginamit natin. So, paano naman ngayon ang connection natin kung sakaling gagamit tayo ng apat na microphone dito sa ating mixer na mapadaan natin dito sa ating B8, ano, para gumanda yung ating microphone katulad nitong sa channel 1. So, ito naman ang gagamitin natin dito mga idol, ano, na connection kung sakaling apat na microphone ang gagamitin natin dito na papunta sa ating B8. So ito lang ay idol ang ating gagamitin. Kung mayroon kayong mabibili na dual PL at saka dual 3.5, mas okay. Pero kung wala, pwede naman na single PL to 3.5, no? So dalawa ang kailangan natin dito. So ito ang pares niyan mga idol, 6.35 to 3.5. Hindi na tayo dito magma-mic input sa ating B8. Gamitin na lang natin itong pang-effect sa ating microphone. Unang gagawin natin mga idol, mag-out muna tayo sa ating auxiliary. Ito, auxiliary out. Ayan. Mag-out po tayo dito itong 6.35. Pagka-output natin dito sa ating auxiliary mga idol, ayan, i-input natin ito sa ating condenser mic o microphone input ng ating B8. So, dito natin siya i-input. Ayan. Sunod naman natin gagawin mga idol, itong isang pares naman natin na 6.35 to 3.5, output naman natin gagamitin dito, no, sa ating monitor or headset. Ayan. I-output natin yan. Pagka-output tayo dyan, gagamit tayo dito ng isang channel ng ating mixer, ano. Ayan. So, ang gagamitin natin dito, ilagay natin channel 1 na ulit ang gagamitin natin. Ayan. So, pwede tayo dito magamit kahit anong channel ang pwede natin na pang-return na nanggagaling dito sa ating B8. So, itong ating channel 1 ginamit natin sa ating return. Ang susunod natin gagawin mga idol, yung return natin, halimbawa nito sa channel 1, ang gagamitin natin ditong volume ay feeder. Ayan. Feeder ang gagamitin natin dyan para mag-direct na siya sa ating main output. At ang ating microphone input mga idol, katulad nito, ano, channel 2, 3, 4, 5. So, ang bawat, basta may microphone input tayo dito, halimbawa, ano, dito tayo nag-microphone input sa ating channel 2. Ang volume na gagamitin natin dyan mga idol ay auxiliary. Itong volume ang gagamitin natin, hindi itong feeder, no? Lagi nating tatandaan na pag naka-microphone input tayo sa isang channel ng ating mixer, dapat auxiliary volume ang gagamitin natin para dumaan sa ating B8, no? Na ibabalik dito sa channel 1. So dapat itong volume ang gagamitin natin at saka yung pinaka-main volume ng ating auxiliary dito sa ating mixer. So, ito try natin mga idol. Check. Hello. Hello, sound. Check. Mic test. Hello. So, yan mga idol, ano, yung ating microphone input sa channel 2. So, kung may microphone input naman tayo dito sa ating channel 3, auxiliary lang din ang ating gagamitin. So, ilang microphone na magagamit natin? Apat na dumaan sa ating BE. Katulad nito mga idol, pwede naman tayo dito mag taas ng mid natin para sa ating microphone. Ayan, check, hello, sound check. So ayan mga idol, ano, apat na microphone pwede natin magagamit. So kung halimbawa, kung mas maraming channel pa yung ating mixer, okay na okay, mas marami tayong magagamit na microphone gamit yung isang B8 sound card natin.